16 and 17. Unahin na po muna natin sa 6, 19 and 20. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye are of God, and ye are not your own. Verse 20. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. 3:16. Are you there? Okay, verse 16. Ready, read. Know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile, verse 17, if any man defile the temple of God, him shall be destroyed, for the temple of God is holy, which temple ye are. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa aming buhay. Sa umaga pong ito, Panginoon, namin pong dalangin ang inyong patuloy na patnubay. Holy Spirit, be the one to move in our midst. Help us, O God, that we may be able to understand your word. Lord, please give me wisdom. Anoint me, O God, as I preach and I deliver your message. I'm your messenger, O God, but without you, God, I cannot do anything. I pray, Lord, kayo pong manguna sa amin. So umagang ito, let there be rebuke, let there be correction, let there be encouragement sa inyo pong mga salita, edify thy people through thy word, O God. Salamat po, and we give you all the glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So actually po, ako po ay medyo kinakabahan patungkol po dito sa share ko. Hindi naman po yung dahil, ano, dahil kasi po tayo po bilang mga mananampalataya. Oh, by the way, ang ano po ng title po ng share ko sa inyo this morning is His Temple Under Our Care. Yung pong title ng message this morning. Kung titignan po natin yung pong title na His Temple Under Our Care, it means that we are a steward of God when it comes to this body also. Kung pag-aaralan po kasi natin, kung titignan po natin ang salita ng Diyos, or more often than not, ang lagi po kasi natin nabibigyan ng emphasis yung mga spirituality natin, which is good, and that's what the Word of God says. Pero tayo rin po, isang katiwala din po ng Panginoon sa lahat po ng bagay, even to this body. So tayo po ay, minsan hindi ko alam kung meron na pong, actually meron mga nagsishare po ng about health and how to glorify God with our body, pero kung titignan po natin, if we are going to summarize o titignan po natin mga narinig po natin mga Word of God, parang kukunti po ang nagbibigay ng emphasis when it comes to our body, which is the body that we use to glorify God in our life. At ito rin po yung body na kung saan ay we can live on the way God wants us to do, o yung po mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung task. I always remember yung pong sinasabi po ni Pastor Joel, na sinabi po ni Pastor Mercado, that sabi niya, di ba yung pag nakikita nila sila Pastor Joel, nagbabasa ng Bible, nagpipray, nahabot ng madaling araw. And then pag nakita sila ni Pastor Mercado, sabi nila, oy, magpahinga nga kayo doon. Baka nga malakas kayo ngayon spiritually, pero pagdating ng panahon, hindi na kayo magamit. Kasi mga, kumbaga sa word na sarcastic word, parang inutil na kayo kasi mahihina na kayo. Wala na kayong strength. Wala na kayong energy to do the will of God or to do the work of God in your life. So, ang ibig lang pong sabihin nito, it just tells us that we need to be a good caretaker when it comes to this body. I just want to i-advance, hindi po dahil may sakit kayo, this is not a preaching to condemn you. This is not a preaching para sabihin na, oh, kaya kami ganyan kasi ginawa. No, it is an encouragement for us to continue to keep on moving on para sa Panginoon. O yung pong mga kaibigan ko dito, mga kapatid na medyo malulusog, baka mamaya din nyo na ako kaibigan. De, friends pa rin po tayo. Anyway, I am delivering a message that is not mine. It is from the Bible. It is the Word of God. So, masisiguro magandang ano po ito. Magsilbing daan po sa atin para mabigyan po tayo ng warning or maging ano po tayo, maging aware. So, this morning, I have 3 points. Yun nga po, yung pong title is His Temple Under Our Care. We are God's steward when it comes to body. Kasi po, Christians, when we hear the word steward, sometimes napupunta lang sa isang bagay. Stewards tayo ng mga pera, minsan sa mga material na bagay. But the truth is that we are all a steward of God, even to our spirituality. We should be the one taking care of our spirituality. We need to read the Word of God. We need to pray, even to this body. Kasi po, pag may sakit ka na, wala ka nang magagawa.
So ako po, as a Christian, as a believer of the Lord Jesus Christ, and as a minister of the Word of God, lagi pong pinagpipray na ako po ay maging malakas. I really pray for that. Although nagkakasakit, I just want to encourage you na siguro maganda palang simula na tayo ngayon for us to glorify God in our body. So let me just start first in my first point. Ang sabi po rito, yung to be a good caretaker, number one is that start treating your body like God's temple. Start treating your body like God's temple. In verse 19 of 1 Corinthians chapter 6, it says here, ang sabi po, "What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, ye are not your own." So kung titignan po natin dito, although, let me just explain first, na-share ko po ito dati, yung 1 Corinthians chapter 6, it is about the immaturity or the carnality of the Corinthian churches. Dito po yung tungkol nito, it's about sexual immorality. Pero here, we will just concentrate in verse 19 and 20, and it talks about the temple of God. Actually, sabi ko nga po noon, when verse 19 and 20 was mentioned by Paul, it is in a negative way. Because the Corinthian churches are living in carnality and they're living in disobedience when it comes to the Word of God. Pero dito po, pag-aaralan po natin ngayon sa verse 19 and 20, saying that this body is the temple of the Holy Ghost. Siguro, I do not know how do you see it as a temple of the Holy Ghost. How do you see the Holy Ghost? How do you see the Holy Spirit in your life? Ang sabi po ng salita ng Diyos, He is one of the Trinity. And He is equal with God, He is equal with Jesus, He is equal with the Father. He Himself is God. Pero kung titingnan po natin to, that the Holy Spirit that is living in us, that is in us, is God. And this body is now His temple. So, how do we see our body? Paano po ba natin tinitingnan yung ating mga pangangatawan? Are we really being a good steward? Are we really living what God wants us to be? O yung bang, especially sa pagkain, kasi physical to, pagkain, sa inumin, paano po ba tayo nagiging mabuting katiwala when it comes to the Word of God? It says here, "Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost." How do you see that your body now is being indwelt by God? Dapat makita po natin yun. Kasi unless we see that, there will be no, parang wala lang, normal lang. Kaya nga minsan, di natin binibigyan ng pansin yung pangangatawan natin. Diba? Pag nagkasala tayo, nagumawa tayo ng kasalanan. Kapag tayo, lalo na pag intentional yung kasalanan. Diba? Di nyo po napapansin yun? How do the Holy Spirit work in our lives? And the Word of God, our body, our self, or our life now is being filled with the Spirit of God. When did it start? Nung tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas, automatically nag-indwell sa iyo ang Holy Spirit. So ngayon po, I just want to share to you, paano ba natin tinitingnan yung pangangatawan natin? Being the house of the Holy Spirit. Di ba? Pag tayo may bahay, kahapon, nandun po kala Sir Army, yung tinutulong si Brother Mon, ako sa nangyari sa kanya, siguro na pagod sa kakasulat, sa kakatype. nakita ko, sabi ko, yung bahay nila, Brother Mon, yung Sir Army, maganda, paayos. Paano kaya kung yung bahay na yon, pumunta ako doon sa bahay nila, I made a mess. Nagdala ako ng basura, itinapon ko sa loob, nagdala ako ng putik. Anong mangyayari? Matutuwa ba sa akin si Army at saka si Brother Mon? I don't think so, right? Hindi sila matutuwa. Magagalit sila sa akin. Siguro sabihin nila, isinusuli ko na yung kandila, hindi ka na namin ninong. Something like that. Kasi magagalit sila eh. Kung yun, isipin po natin si Brother Mon, si Sir Army lang yun. How much more God? And God is very strict when it comes to His Word. And God is very strong when it comes to discipline with us. The reason why we got hindi tayo nagiging discipline sa ating mga sarili because we are disobeying the Word of God. And sometimes we are not seeing that this body is the temple of the Holy Ghost. Bahay niya to eh. Kung sabihin natin, Tagalogin na natin yung temple, o yung templo, bahay, o kubo, mansyon ng Holy Spirit. Ang katawan po natin. So we need to take care of this body. Why do we need to take care of this body? Because it is His temple. Temple niya to eh. Anong magagawa? Kaya nga po tayo, kung titingnan po ninyo, if you're going to study the Word of God, study it, talagang inamdamin po natin pag-aaral po ng salita ng Diyos, we should see that what God's design cannot be broken by anyone. God's standard is always high. Hindi yung standard ng Diyos ang mababa, tayo ang pupunta sa standard ng Diyos through Jesus Christ.
magagawa lang natin kasi we are nothing. What I'm trying to say is this. Tayo po ay may mga utos na ibinigay po sa atin ng Panginoon that we need to obey. Sometimes, the problem is this. We are not being aware to do this in our life. Parang ganito po yan. Di ba sabi nga dun sa verse 20, let me read verse 21st. It says, "For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." There is an apostrophe S. It means it claims ownership. Tayo'y pag-aari ng Diyos. Ito'y pag-aari ng Diyos. Pero ang problema po natin ganito, alam ko lagi nyo naririnig to, hindi naman pala to akin eh. Kasi kainin ko na gusto kong kainin. Sad. Right? Parang let me just give you a story po, yung pong hindi ko makalimutan itong story na to. There was a rich man na meron po siyang katiwala na yun po parang kumbaga sa ano, it is his right hand. Kumbaga tiwala sa taong na yun. And this rich man will be going in a far, far, far away country. Parang mag-ano siya, parang mag-iibang bansa siya, lalayo siya for a while. Pero ito pong ano na to, let me just give up, at least merong magbibigay ako ng mga digits ng pera. Sabi niya, okay, ito yung sabi niya, ito yung 20 million pesos. O let's say, $200,000, o ito yung 20 million pesos. Parang ganito, sabi niya, iiwan ko sa iyo itong 20 million pesos na to, will you please build me a mansion? Okay, ang sabi po ng rich man. Okay, ang ginawa po ngayon ng itong katiwala niya, he started building that mansion or that house, a big house, pero ang ginawa po niya, yung pong binili niya, yung bystander, yung mga materials. Ang ginawa niya, kinurakot niya yung ano, instead of 20 million yung i-spend niya doon sa bahay o doon sa mansion, ang nagastos lang niya is 10 million pesos. So ngayon, nung natapos yun, maganda, which is maganda naman sa paningin, kasi nga napinturahan, na design. But when the owner of that mansion, yung pong may-ari, yung pong rich man nagbalik, ang sabi niya, wow, ang ganda ng bahay na to. Sabi niya, he was impressed by the building or by the mansion. At ang sabi niya, wow, ang ganda. And then, yung pong lahat ng susi, na ikwento ko na ito sa inyo, ibinibigay na ngayon sa may-ari dun sa rich man. Pero ang sabi ng rich man, no, ba't binibigay sa akin yan? It's not mine. It is yours. So yung bahay na yan, yung problema, kinurakot niya na. So ngayon, anong iniisip niya ngayon sa bahay na yun? Ang bahay na to, hindi sa standard. Well, under standard siya. So kung pwede man itong tumayo ng 20 years, baka 5 years, 10 years na lang. Kasi yung mga materials na ginamit niya, hindi maayos. Same thing with us. God said, He entrusted this temple to us. He entrusted this temple to us. Pag umarap tayo sa Panginoon, what will He say to us? Anong sasabihin sa atin ng Panginoon? Panginoon, parang yung may binigyan ng talent, eh, ito po, wala lang, pinamukay ko lang po. But the Bible says, we need to glorify God with our body. And kung tatanungin niya tayo ngayon, did we take care or take good care of this body? I'm not trying to condemn you, but I'm trying to encourage you and to makita po natin ang salita ng Diyos. Kasi whether we like it or not, this is God's word. We cannot do anything about it. It is His word that must be followed. Tayo po bilang mga mananampalataya ay dapat maging mabuting katiwala po tayo. Lagi ko pong naririnig to. Actually, when I hear this, medyo pipintig yung tenga ko na nagre-rebuke agad ako. Parang sinasabi natin, anyway, mamamatay din naman ako eh. Kainin ko na gusto kong kainin, lalo na yung mga believers, yung mga umiinom. O yun nga mga yan, umiinom. Yun nga yung mga yan, naninigal yun. No, alam niyo po, hindi naman, it's not about that. It is about being a steward of God. And pa sinasabi po natin, sabihin natin na, kainin ko na gusto kong kainin. Kaya alam niyo po, this is one thing that I am not happy about this. Pag sinabi nilang kainin ko ng gusto kayo, paano ibig mong sabihin? Dahil yun ang dapat, ang sinabi mong kainin ko lang kayo, gusto kong kainin kasi mamamatay din lang. Ipinapakita mo sa Diyos na hindi ka mabuting katiwala. Yeah. Di ba, when I remember Daniel, when nung pinapakain sila ng meat ng king, di ba? Yung mga prepare na food para sa mga king, sabi niya, no, we cannot defile. Ang sabi niya, defile this body, di ba? Yung sabi niya, by those kind of food. But we are going to eat what yung dapat. Kinain nila gulay,
And then, pero nung after that, after 10 days, I believe, they were stronger than them. Even their fair, yung kanilang mga itsura, mas magaganda, malulusog, yung balat nila, parang kumbaga, sariwa. So tayo po, bilang mga mananampalataya, it is a something that we should not say. Lima kung bakit? Parang ganito lang po yan. Kain ka ng kain ng matamis. At ang sasabihin mo, nagkaroon ka ng diabetes. At ang sasabihin mo, Lord, sorry po, kasi ginawa ko to. Kain ka pa ng kain ng matamis, sasabihin mo, Lord, pwede pa pagalingin mo ako? Baka batukan ka ng Diyos eh. Na, hindi lang po sa ano, ang ano lang po talaga. Kasi po, what I'm trying to say is this. God will not follow yung mga pangangatwiran natin na wala at hindi ayon sa kanyang salita. He will never break His word. Yun po ang salita ng Panginoon. So for us, dapat makita po natin, point number one, that start treating your body as God's temple. Why? Because it is His temple. Maging mabuting katiwala po tayo. So point number two, the time to start is now. Maaring marami po tayong panahon na nasira na nasabihin po natin hindi natin naayos. So let's say, let me be specific in our appetite, in what we drink, or what we do in our body. Siguro, the time to start is now. So when there is always a second chance with the Lord. So tayo po, bilang mga mananampalataya, we can always come to the throne of God, ask forgiveness, and help Him to give us a chance. Actually, yung second chance ng Diyos sa buhay natin, it is million second chance. Laging mayroon siyang second chance na ibibigay sa atin. So the time to start to do that is now. 1 Corinthians chapter 6, I have told you, ito po ay specific warning when it comes to sexual sins. Alam po natin yan. But God give us also principle on other issues like eating and drinking. Ibinibigay po sa atin ito ng Panginoon. If you will go to Proverbs chapter 23 verse 1. 21 verse 1 to 3. 23:1. Okay. Hanggang verse 3 yan. Okay. It says there in verse 1. When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before you or what is before thee. Okay, and then verse 2, and put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite. Verse 3, be not desirous of his dainties, for they are deceitful meat. Dainties means delicacies. Yun po. So balik po tayo sa verse 1. Okay, in verse 1 it says here, when thou sittest to eat with the ruler, tingnan niyo po ito, consider diligently what is before thee. When we eat with the ruler, kagaya nga ni nasabi nga kanina ni Sir Brother Jonas, yung kapag ka nandun sa mga ruler, sa mga king, sa mga governor, sa mga emperors. mamaya ko sasabihin yun eh. Okay, sa mga emperors o yung mga king. Di ba? Ano bang kinakain, di ba? Masasarap na pagkain. And to be specific, fatty foods, drinking wine, liquor, or alcohol. So, ang sabi po sa verse 1, be diligently. Kasi po, when we are with these people, actually, we should not be with them, sa mga taong di mananampalataya, especially those who eat and having party. Kasi bakit? Kasi nga, yung kanilang ipiniprepare, hindi naman talaga good for the body. Something that will make you sick. Although, ito yung sinasabing huwag kayong kumain, it we can eat. But ang sabi nga, everything na sobra, bawal. So, alam naman po natin yan. So, it means, being diligent means to say, maging ano tayo. Tingnan natin kung ano yung mga nasa harapan natin pag kumakain po tayo. So, I just want to be clear here, na ang Panginoon, He is also concerned when it comes to our eating. Verse 2. It says, and put a knife to thy throat, if thou be a man of given to appetite. Ano, maglalagay ka ng kutsilyo sa throat mo o lalagay mo dito. You know? It means to say that maging aware ka, lalo na kung ikaw ay magana kung kumain. O sa ang tao na malakas kumain, gano'n.
Sorry, that is a man given to appetite. Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Alright, word of God yan. That is what the word of God says. Sabi niya, put a throat, it is a figure of speech, means to say, maging aware po tayo. See? Kaya po dito, sabi ko sa inyo kanina, this body is the temple. And even in our eating, see how God concerns about us. See how God wants us to be in a, di ba sabi, laging sinasabi ni Pastor, He is a God of order. Ilinalagay niya lahat ng maayos. So kung titingnan po natin, it doesn't mean you need to put a knife on your throat. It means to say, be aware. Be aware po. May mga bagay po minsan, hindi po na natin nasa. Ako po, nagtataka ako nung birthday po ni Samsam. Samsam, how old are you now? 8 years ago, na high blood ako. That was 8 years ago, pero still yun lang yun. Ang prison ko po is 160/100. Takang-taka ako, sabi ko, hindi man ako kumakain ng ano. Hindi ako mahilig sa taba ng baboy. Sorry po. Hindi rin po ako palakain ng party food. Alam po ng asawa ko yan, pagka yung nagpiprito, talagang inano ko yung mantika. Sabi ko, that time, kinakain ko pa naman sa birthday niya, gulay, uminom pa ako ng tubig. Sabi ko, bakit nag-high blood ako? Kasi iba yung pakiramdam ko. Nanlalambot na ho ito, parang iba yung pakiramdam. Sabi ko, then I told Brother Manny to bring me to the hospital. Then I found out that I am high blood. Nung pinag-aaralan ko po ito, nung sabi ko, bakit nangyari yun? Kasi nga, one thing that I lacked that day, or that those days, water. Kasi po, pag mata, di ba kapag magmainit, mabilis mag-high blood yung mga tao? Kasi mabilis kang pawisan, nawawala ang tubig, hindi na re-replenish, kaya mas mabilis. Tumataas ang sodium sa katawan. Kapag high blood ka, it means to say, mataas ang sodium, yung alat sa katawan. So to fight that, you need to eat maasim at tubig, maraming tubig. Kaya we need to drink a lot of water. Okay? So it means to say, tayo po, tingnan niyo po, see how God loves us so much that even in this body, binibigyan po niya tayo ng instruction. Binibigyan niya po tayo yung pagkahalagaan sa buhay natin. So verse 3, it says, be not desirous of his dainties, for they are deceitful meat. Yung dainties dito, yung mga delicacies. Diba? Anong mga delicacies sa Pilipinas? Putok batok. Yung chicharon, pata, yung mga pork chop, lechon. Kaya tingnan niyo po ito. Kung pag-aaral lang po natin, tingnan niyo po, study shows that sa Pilipinas, marami pong high blood. Maraming Pilipino ang merong hypertension. Bakit? Kasi yung merienda ron, burger, fries, kung kumain, patatabang baboy. Diba? Yung minsan nga, parang yung gulay, pinababayaan na. Pero tingnan niyo po yun, kung pag-aaralan niyo po tayo, mga Pilipino tayo, we're Filipinos. Pag-aaralan niyo, ang daming mga high blood. Bakit? Kasi what they eat, what we eat, and I hope, pero tingnan niyo po yung Cambodia, kung yung pag-aaral lang po ninyo. Di ba yung mga babae, hindi yung sexing last pula, yung katawan nila slim. Kasi pag nagbirienda sila, mangga na mga asim sinasaw-saw sa manghang, di ba, mga fruits. At least, then I just want to show you yung pong difference. Kasi talagang nasa kinakain po talaga. So we need to be concerned about that. So here, don't be desirous. Huwag kang maging sa mga bagay na to kasi nga, it will make your body, it will weaken your body. God wants us to take care of our bodies. In verse 19 and 21, same chapter, Brother John, 19 to 20, Proverbs then. 19 to 21. Okay, so, hear thou my son, and be wise, and guide thine heart in the way. Verse 20, Be not among wine bibbers, among riotous eaters of flesh. Yung pong riotous dito, ang ibig sabihin is riotous means yung mga gluttons. Alam naman natin, when it comes, ang gluttony ay kasalanan po yan. So here sabi niya, in verse 21, for the drunkard and the glutton shall come to poverty. Tingnan niyo po ito, ha? This is the word of God. And drowsiness shall clot a man with drugs.
Is ibig sabihin, napupunta ka sa kahiyan or maghihirap ka pagka itong mga bagay na ito ginagawa. Tingnan niyo po yung mga lasengo, di ba? Even their reputation is being compromised when they are drunk. Mamaya po, makikita po. I'm not saying that tayo po ay umiinom pa nito. I believe no one is drinking here. Siguro pa shot-shot na lang. Hindi naman siguro, no? So I hope wala na pong ganito. But here, we can see po that God is wants us to take care of our bodies. That God wants us to be a good steward. God is also strong about drunkenness. Hindi strong malakas uminom. He is against being a drunkard. In verse 29 and until 32 po yun. 29, it says, okay. Who hath woe? Who hath sorrow? Who hath contentions? Who hath bubblings? Who hath wounds without cause? Who hath redness of eyes? They that tarry, means linger, long at the wine. They that go to seek mixed wine. Verse 31, look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. Means yung moveth dito, yung it goes smoothly. But in verse 32, it says here, at the last it biteth like a serpent. It stingeth like an adder or a viper. Di ba yung mga taong nalalasing, pagka nalasing na sila, talagang para silang natuklaw ng ahas, wala na silang magawa. Minsan pag sobrang lasing, nahihiga na lang kung saan-saan. I remember my cousin when we went back to Philippines. Nalasing mo siya. Alam mo siya nahiga? Doon sa paligo ng mga bibi. Sa kusina. Hindi mismo doon sa kanal, pero doon sa malapit doon. At ang ginagawa ngayon ng mga bibi, tinutuka-tuka siya. See? This alcohol will make you. Nawawalan ka ng dangal. Nawawalan ka ng reputasyon. But mga kapatid, tayo po same thing, although we are not drinking, but hayaan ba natin by not being a good steward of this body ay mawala yung dangal ng Diyos sa buhay natin? This is what the word of God. God is very strong when it comes to drunkenness, even in eating. Kasi makikita po natin dito that God is so concerned. Pero dapat makita rin po natin yun. God knows that. He is concerned. Pero minsan po, the reason why we don't do that, it is because sometimes we don't treat this body as his temple. And sometimes nawawala po yung, nawawala yung focus natin. So tayo, iba sabi nga ng Bible, lagi kang be joyful always. Even God, he don't even want us to be sad. Although there are temptations, there are trials in our life, but that is what the Word of God says. Maging masaya kayo. So even sa ating mga pakiramdam, God is so concerned. And even to this body. So here, sabi nga po sa kanyo, yung title, it's more on being a good steward. So tayo po, bilang mga mananampalataya, let's continue to ask God. Ang sabi nga nung point 2, this is the time to start now. Hindi naman makukuha na yan ng biglaan eh. You have to go slowly. I'm not saying ako ba, dietitian ba ako? Hindi naman ako dietitian. Pero at least, ako po kapag gumaya, hindi po talaga marami. I don't eat a lot. Yun po yung ano ko sa sarili ko. It is my discipline to myself. Although sometimes, lalo na kapag napapasarap, napaparami din, pero it not most of the time. Ano po ako, yung hindi ako picky eater, pero small eater lang ako. Ganun po yung aking my life. And then in Proverbs 20 verse 1, okay, wine is a mocker, a strong drink, is ranging, and whatsoever is deceived, thereby is not wise. Di ba? Alam naman po natin yan. Plain and simple. Kapag yung mga taong ito, makita mo talaga sila. Di ba yung sabi, pag nalasing, nag-i-English na? Kasi nawawalan na sila sa normal na dapat nilang iyak. They are being carried away by that alcohol or by that wine. And in also in Isaiah 55 verse 11. Okay. Five ba? Sorry, John. Verse chapter 5 lang pala.
5:11. Okay, woe unto them that rise up early in the morning, they are woe, that they may follow strong drink, that continue until night, till wine inflame them. Diba? Totoo yan. Pero Pilipinas, mula sa umaga hanggang sa gabi, umiinom sila. But look at their life. Look at their life. One of my friend got hit by a car because he was drunk when I work in Novaliches. Nawawalan sila ng control sa sarili, and they are being manipulated by the spirit of alcohol. Alam naman po natin yung berong sabi po ng salita niya, they are woe when they seek this wine or this drink. So tayo po, hindi po tayo umiinom, we know that. So I just hope na ito po yung magsilbing ano lang sa atin, maging magsilbing encouragement po sa atin, that makita po natin, one thing that we need to see here, that God is so concerned about us. So if God is concerned about us, we should be concerned of this body, because we are the one taking care of this body. We are the caretaker. Tayo po ang binigyan ng Diyos ng authority ng pagmamalasakit sa katawang ito. Huwag mong iasa sa iba. Kasi binigyan tayo ng pinagkatiwala sa atin to ng Panginoon. Of course, we can help, but ang unang-unang tatanungin ng Diyos sa katawan mo, hindi ang kapitbahay mo. Ang unang-unang tatanungin ng Diyos, ikaw. So we need to be concerned about that. Okay, let me just give you an insight. Although we don't drink, right? Alam mo naman po, we don't drink liquor or wine or whatever. Pero tayo, let me just give you one insight. Alam, marami yung tatamaan dito, pati ako. Okay, ito insight lang naman to. Sabi po rito, you know when you are drinking coffee too much. Okay? Okay. Peace tayo. Okay. Ulitin ko, si Brother Gomer, you know when you are drinking coffee too much. Meron po siyang limang binigay dito. Ang sabi niya, when you answer the door before people knock. So yung pagdasobre ka daw, sobra ka sa kape, bago pa kumatok, nag-a-answer ka na. Parang masyado kang hyper. And then when, yung pong sabi ko, when you can play ping pong without a partner. Pag daw sobra ka sa kape, ibig sabihin masyado kang energetic. Yun daw ang sign ng sobra sa kape. When you chew on other people's fingernails. Diba? Totoo na yun yung ano. Pag sobra ka na sabi, parang kinakabahan ka. Yun yun. Pero siguro wala ko naman dito. Pero huwag niyong intayin. Amen. Amen. Huwag niyong intayin. No? And then lastly po, ang sabi rito, when you can jump start your car without cables. Tantataranta ka, parang you start mo, wala namang ano, paano you start? Ibig sabihin, parang nagkakaroon ng nadidisorient yung ano mo, yung mind mo or whatever, because too much coffee. So insight lang naman yun. I hope, although lahat naman po tayo, mga coffee lover tayo, wag lang naman sobra. Lahat na po ng sobra ay kasalanan. Okay, so this leads me to my last point. Point number 3, practice or exercise God-given principles. Okay? Practice or exercise God-given principles. If we go, please turn with me in 1 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Okay, 1 Timothy 4, 7. But refuse profane and old wives, wide fables, and exercise thyself rather unto godliness. Verse 8. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. So dito po, makikita po natin that we need to have also an exercise. So mahalaga po ito. It was mentioned in this verse that bodily exercise, ito po yung bodily exercise, profited a little. Okay, kung pag-aaralan niyo po yung verse and text, ang sabi po, for bodily exercise, profited little. Why little? Nagkaroon po kayo ng idea why little? Because it is being compared to the spirituality, to our spiritual future, to our future. When it comes to eternity, yung exercise dito, it can profit only a little while we are still here. Pero kinukumpare ito doon sa ating spirituality. That's why if you will compare with eternity, napakalit lang ito. But
While we are still here, we need to be a good steward. Amen. Ang sabi po, exercise, bodily exercise, it profits us. Amen. It profits us. Basketball ako po kasi actually sa bahay, nagpo-push up ako, nag-dumbbells ako. So, hindi man po minsan nakapag-basketball. Kaya minsan nanon na ako dun pa lang sa bahay. Pero what I'm trying to say is this. Ang bagay nito, hindi ito iniitsepwera ng Bible. The Bible is telling us that bodily exercise is good sa ating pangatawan. But I just want to make sure. Kasi po, iba po yung nag-exercise tayo doon sa mga tao na nag-gym, nag-exercise because they want to show something. Right? Yung mga six-packs. Tayo, nag-exercise tayo to be strong. Because we are serving God and we want to have strength in serving the Lord. Pero yung iba yung usapan eh. Diba yung mga nasa gym, pag nagsuot ng mga ano, talagang ibang klase na. And then yung mga lalaki ng mga muscle. Pero saka iba na eh. If you are going to analyze it, it is not something for God. It is something for themselves. So tayo, we do that exercise kasi gusto natin maging malakas. Ako, I don't want to serve God na yung mahina na ako. Gusto kong mahina na ako, kuhanin na ako ng Diyos. But I want to at least do my very best in serving God as long as ako po'y malakas. That is my desire. I do not know yours. Pero dito po, makikita po natin, this is something, kaya dito, maging sa mga bagay na to, although the Bible mentioned exercise, this is not something for us to be boast. Kaya gaya na po ng sinabi ko sa inyo, yung mga nag-gym, ibang usapan yan. Diba? And even in America, I just read, alam nyo how much they spend? Billions of dollars just to lose weight. Billions of dollars to lose weight. Bakit ka pa pupunta doon sa panahon at sa ano na yun kung while you can do it now? The start to start is now. I don't know if you know yung pong bata na, I don't know how old he is, yung mataba. Ngayon, ang payat na niya. Yung, I don't know, ilang kilo ba siya? 270 kilograms ba siya? Pero ngayon, dahil nag-diet po siya, nagkaroon siya ng discipline sa sarili niya, pumayat siya ngayon, and now he can play, he can go to school, he can play badminton. Nakakalaro po siya, nakita ko sa YouTube, kasi YouTuber nga ako. Nakita mo yung balat niya. Talagang nagsag. Talagang nagsag sa gusto. It needs operation para lang mawala yun. Pero what I'm trying to say is this. People, even especially in what I have mentioned, in America, they spend billions because of just to lose weight. Pero the reason why that those things happen, it is because they are doing unbiblical things. They are not being concerned what the Bible is saying. What the scripture is saying. Tayo po, biglang mga manan pala. Ako ba, sinasabi ko malakas? No, sabi nga ng Bible, kung sabihin malakas ka ngayon, baka bukas, wala ka na. So tayo po, bilang manan pala, it means to say that when we do these things, we just have to trust God. When bodily exercise was mentioned in 1 Timothy, it is saying that we need to glorify God even in this. But if you will compare it to spirituality, it is something little. Dapat nakita po natin yun. So here, sabi nga, almost all of us need to start some kind of exercise. Amen. Si Joy po, meron pong basket, meron pong court yan sa bahay namin. Nagbabasketball sa loob. Ewan ko kayo, but at least makita po natin that we are all doing this for the Lord. It's hard to start, but we need to do it. God says it will help us and we can trust His word. Amen. Pwede po natin pagtiwala kasi sinabi ng Panginoon yan. Pag nag-exercise tayo sa ating mga pangatawan, it will profit us. But if you will compare it to spirituality, it's nothing. It's a very, very, very little. So dito po makita po natin that God is really concerned about us at makita po natin na kung saan ay if God is giving importance in our life, we should be answering that back by being a good steward to what God is saying. But exercising your body can only help a little in the long run. The most important kind of exercise we need is spiritual exercise. Tayo po, bilang mga mananampalata, this is what we should be doing. Although sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, nag-start ako, maraming nangangaral when it comes to growing spiritually. Pero yung body natin, minsan nababaliwala. Hindi mo kasi pwedeng hiwalay your soul to your body. They are just one. Pabayaan mo itong isa, yung isa, parang panghihina. How can they go together to glorify God? So here, makita po natin, it is something that God is giving a promise.
If you will go on that verse, for bodily exercise profiteth a little, but godliness is profitable unto all things, saving promise of the life that is that now is, and of what which and of that which is to come. So dito po makikita po natin that there is something that we need to do. So maganda yung nag-exercise tayo, pero sabi niya, to exercise spiritually means to say to live godly sa buhay natin, ito yung dapat nating ginagawa. Kung titignan po natin, when you do exercise, you see a result, right? Pag nag-gym ka, makikita mo yung result. Ako po, yung kasi dati na ako nag-gym, ang sabi nga po nila, pero sa ganito, pag dati ka nag-gym, bitaw ng mga muscle mo, and then huminto ka, tumaba ka, mag-exercise, mag-gym ka ulit, gigisingin mo na lang yung muscle mo. Pero yung mga taong hindi pa nag-gym before, they will have to build it first. After they build it, kuminto man sila, balik sila ulit sa gym, magigising na lang yun. Kumbaga, nandun na yun. So I just want to say that because we need to do that for God's glory. So here, ang ano po natin, ginagawa natin yun, di ba? We can see result. How much more kapag we exercise spiritually? What are the proof that we exercise properly in our spiritual life? We grow. We grow spiritually. We are being strengthened. We are being encouraged. We are being strengthened by the Word of God. Hindi niyo napansin to? I don't know if you have noticed this. I do not know what problem you have. O minsan nga, wala tayong pera. Di ba? So wala tayong pera. Pero kung pag-aaralan po ninyo, if you will just look closely, the peace of God is there and making you content. Napansin niyo ba yun? Minsan wala ka naman talagang pera. Minsan wala ka ngang... May mga pagsubok ka, pero kaya nga sinasabi ni Preacher Dong noon na ang tingin sa atin ng mga tao sira ulo. Mabababaw ang ating kaligayahan. It is not because mabababaw lang ang ating kaligayahan. It is because we have contentment in our life. It is because we have God in our life. That is the big difference in us to those people that are living without Christ. Yun po ang pagkakaiba po natin. To be a good caretaker of His temple is to live holy or be godly sa buhay po natin. Last verse po sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. Ito po sabi rito, tingnan po natin yung verse, but godliness with contentment is great gain. Minsan say, tingnan mo, pag ikaw ay pagiging makadiyos, and because we have God in our life, we have the peace of God, we are being yung game po natin napaka iba doon sa mga taong meron yung mga taong wala sa Panginoon. It's a big difference, right? Makita po natin doon. Sabi niya, but godliness with contentment is great gain. If you will go to verse 5, look at this. It says, perverse disputings of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. Tignan po ninyo yung sinabi. Supposing that gain, yung pagkakaroon ay pagiging makadiyos. Sa kanila, baliktad. Ibig sabihin sa kanila, kapag mayroon silang mga bagay na to, hindi ko na kailangan ng Diyos. Kasi parang makadiyos na rin ako. Hindi nyo napansin yun? Pag sila mayroon, hindi na nila pinapansin ng Diyos. Pero tayo, being godliness is a great gain. For them, gain is having. For you having material things, but for us, gain is having God in our life. Yun po ang pagkakaiba po natin. So I pray, ito po ay nagbigay po sa atin ng encouragement. I hope makita po natin yung pong difference natin bilang mga mananampalataya. If you want to continue to glorify God, first we need to acknowledge that this body is the temple of God. And then when we live our life for the Lord, we live godly, and then we will see gain in our life. Yung gain natin, hindi lang po dito. Our gain is up there, waiting for us. And but dito pa lang, nakikita po natin yung kapayapaan ng Diyos, the love of God, the peace of God, the strength of God, the presence of God in our life. Isipin nyo, hindi nga nawawala ang presence ng Diyos sa buhay natin. Why? Because we are His temple. Amen? Tayo po yung manalangin.